Hello mga ka-London! Lone dito, lone doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Nagsimula na nga ang pasukan at tapos ka na sa pagbili ng mga gamit at uniform ng iyong anak, pero hindi ka pa rin makakaligtas sa araw-araw na budget para sa baon at para sa mga other expenses sa kanilang pag-aaral. Kaya kung nagigipit ka, syempre tutulungan kitang makahanap ng legit at worth it na online loan application na pwede mong malapitan sa oras ng kagipitan. Ngayong araw nga ay magre-review na naman tayo ng isa na namang online loan application. Titignan natin kung ito ba ang makakatulong na sa atin sa oras ng ating pangangailangan. At kung balak mong mag-loan ay tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng video para at least magka-idea ka kung legit ba talaga or worth it ba talagang mag-loan sa ola na balak mong pag-loanan. Dito sa review natin ay tuturuan din kita ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang makukuha natin sa amount na iloloan natin. At kung balak mo na talaga at desidido ka na talagang mag-loan ay siguraduhin mo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phonebook ng iyong cellphone para at least kung mag-message yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phonebook mo. At ang re-reviewin natin ngayong araw, walang iba kundi ang LoanLinx Safe Loan Online. Dito sa OLA na ito ay pwede kang mag-loan ng up to 80,000 pesos. So napakataas. At pwede mo siyang bayaran ng mula 3 months up to 15 months. So gaano kaya katotoo itong napakahabang loan term na ito? Pero syempre, bago mo i-download ang application na ito ay siguraduhin mo na mapanood ang video para makasigurado ka na legit talaga ang OLA na ito. Dito ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. Ang ganda ng pinapakita nila sa ads, kaya huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ayan na nga, na-download ko na. So dito ang nagpapapagad sa kanilang homepage is allow LoanLinx to track your activity across other companies' apps and website. So dito ay kiklik lang natin is as app not to track. At dito nga ay makikita natin na pwede tayong mag-loan ng maximum amount up to 80,000 pesos. At nakalagay dito ang loan term daw is up to 180 days at merong 0.05% per day. At i-apply na agad natin. So dito bago tayo makapagpatuloy, kailangan nating ilagay yung ating phone number, syempre, para makapag-send ng verification code. At kailangan nating mag-agree dun sa kanilang privacy policy. At makakapag-sign in na tayo. Kaso dito makikita nyo na up to 20,000 pesos na lang ang pwede nating amount na ma-loan. So siguro ay para sa first time user. So i-apply pa rin natin. At dito nga pala ay 7 days na lang ang loan term. So kagandahan lang dito ay alam mo na agad na 7 days lang dapat bayaran mo na yung loan mo. Para kung hindi ka agree dun sa 7 days, ay hindi ka na makapag-loan sa kanila. At dito nga ay kailangan nating sagutan yung authentication, kung anong ID yung ipepresent mo, personal information, job information, contact information, at sa may baba ay yung payment information kung saan nila papadala o saan mo marireceive yung amount na niloan mo. At ang una na nga nating sasagutan dyan ay ang authentication. Ito na yung identity verification. So, ID mo at saka yung face recognition. At ang mga pagpipili ang ID ay yung mga sumusunod. So, pwede ang UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID, at may mga other options din dito. Pwede ang postal ID, PRC, at pag-ibig. Ang susunod na magpa-pop up dyan ay ang authentication pa rin para i-check yung nakalagay na sa ID mo. So, yung full name, ID number, at date of birth. So, check mo lang kung tama yung nag-appear dyan dun sa ID na pinresent mo kanina. So, after nyan, next na tayo.
At after nyan, eh, magsi-selfie ka lang. So, kailangan malinaw ang pagkakakuha mo ng photo sa camera mo. And after nyan, eh, dito na agad tayo sa personal information. Una na nga dyan ang gender, kung male or female. Education, kung anong natapos. And then, marital state, kung married ba or single. Tapos, number of children. Kung wala naman na ilagay mo lang ay zero. Tapos, yung loan purpose. Kung ano yung dahilan, kung bakit ka naglo-loan sa kanila, pwede dyan ang business startup, business development, business trip, other business use, emergency, medical, education, travel, internet, cable, credit card, loans, and others. At kasama din dyan ang email. Dapat ang email ay active at nakaka-receive ng messages. So, next naman is home phone. Kung meron ka additional phone number, yun na lang ang ilagay mo. Tapos, kasama yung home city at address details. At next is job information agad tayo. So, sa job information, una nating sasagutan dyan ay ang profession. So, ayan yung mga pwedeng pagpilian. Pwede ang student, police, doctor, government staff, unemployed. So, kahit walang trabaho ay pwedeng-pwede dito sa OLA na ito. Kasama din dyan ang self-employed or business owner, factory worker, contract employee, at marami pang iba. At kung nakapili ka na ng profession mo is work experience naman, kung gaano ka nakatagal sa trabaho mo. Tapos yung monthly income, kung magkano yung sinasahod mo. Salary type, salary day, tapos yung job type, kasama din ang company name. At kasama din ang company phone number. So, ingat lang tayo sa pagbibigay ng company phone number natin at baka kulitin din ang mga agent ng OLA. At kasama din ang company address and address details. At susunod ay dito na tayo sa contact information. So, dito is kailangan nila ng limang emergency contact. At dito ay mamimili ka lang sa phone book mo. So, kailangan ilimit mo talaga sa 3 hanggang 5. So, dapat mga 5 lang nasa contacts mo dahil 5 ang kailangan nila sa OLA na ito. And of course, ilalagay yung kanilang phone number. At dito na agad tayo sa pinaka-last. Ito naman yung payment account information. Kung saan nila ipapadala o kung saan mo marireceive yung amount na niloan mo. So, pwedeng pumili ka dito kung e-wallet or bank. So, pag e-wallet, syempre, ang gamit na gamit nating e-wallet ngayon ay ang GCash. At kung GCash ang pinili mo, ilalagay mo lang yung account number mo tapos uulitin mo lang ulit. And then, next na agad. At dako na nga tayo dito sa pinaka-exciting part kung magkano bang binigay nila sa akin credit limit or kung na-approve ba ako. At eto na nga, na-approve lang ako ng 2,000 pesos for first time user. At tingnan natin kung makukuha ko bang buo yung 2,000. At ayan na nga, hindi ko makukuha ng buo yung 2,000 dahil ang disbursed amount ko lang is, or yung makukuha ko lang amount dun sa 2,000 pesos is 1,200 lang. So, saan kaya mapupunta yung 800 pesos na ikakaltas nila? So, dito nga siya mapupunta sa processing fee na 667 pesos. Tapos, yung total interest fee na 13 pesos. At meron pang risk control service fee na 120 pesos. So, nahawig siya sa ibang OLA na na-review natin na 1,200 lang ang marireceive nating amount. So, napakalaki nung kanilang processing fee. At eto na nga, yung kabuuan ng loan details, nakita naman po natin na malaki ang mawawala, malaki ang mababawas dun sa ating loan amount. Pero syempre, lagi kong sinasabi, nasa inyo pa rin ang desisyon kung itutuloy nyo pa ba ang pagluloan sa OLA na ito o hindi na. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli, mga ka-London! Bye-bye!